Hello, hello, hello. Nandito na naman ulit ako. So guys, ayan, grabe, super init talaga ngayong araw na ito. Kaya binababalag namin yung tolda dyan kasi nga super init, no? At saka magagawa ako ng ice water ngayon, guys, kasi walang laman yung aming ref. Sayang naman yung kuryente, no? Dahil gumagana yung ating ref tapos wala man tayong kita, no? Kaya inaisipan kong magawa na tayo ng ice water ngayong araw na ito. At saka pagkatapos, guys, inutosan ko na rin magbili si Pansot ng mga soft drinks din doon sa Buray kasi nga maraming naghahanap ng soft drinks ngayon kasi nga ang init ng ating panahon. Tapos halagang 2,500 lang yung inutos ko sa kanya pagbili ng soft drinks para namang meron tayong ibigay sa ating mga customer, no, mamaya kasi merong maraming mga trabahante na nagagawa ng ano sa kalsada, sa gilid ng highway bago magawa sila. Tapos uhaw na uhaw kaya mabenta talaga yung ating soft drinks. Tapos yung hinahanap nilang soft drinks dito sa akin is Cobra at saka Coke, Pepsi, Royal, ganyan, Swacto mismo. Wala nang laman yung aking tindahan. Tapos yung natira na lang laman ng aming tindahan is Sting, Pepsi, Bear. Yun na lang yung laman. Kaya ayan, napilitan na ako maggawa ng ice water, no? Kasi pandagdag benta na rin yan dito sa ating tindahan. Tapos naisipan ko nga sana magawa ng ice candy, no? Kaso lang is napakahirap talaga pag wala tayong tindera sa ating tindahan, no? At napaka ano kasi yun, magawa ng ice candy yung takaw oras ba. So ayun, dito na yung ating mga soft drinks na pinabili, no? So dalawa-dalawa lang yung binili ni Pansitoy. Dalawang mismo, Swacto, yun ganun. Bahala na kayo dyan, kayo na yung mag-adjust char. So guys, dalawa-dalawa lang talaga basta merong masidla natin yung ating ref, no? Kasi sayang naman yung kuryente, guys, na gumagana yung ating ref tapos walang soft drinks na laman. At ubos talaga yung aming soft drinks, no? Coke mismo, Royal at saka Sprite. At saka marami talagang may nagtatrabaho ngayon tapos naghahanap sila ng ice. So nung isang araw at saka kanina naubos agad yung ice namin. Tapos yung asawa ko dyan is tulog na siya kasi mamaya daw gigising yun siya kasi mag-FDS kami. Kaso nga lang is hindi man natuloy yung aming FDS, no? Kaya nag-alarm yun siya ng kanyang cellphone, nagising pa rin siya ng alauna. Tapos magagawa na lang din yun ng ice water, no? Tapos ako rin, nagpabili din ako kay Pansot ng bigas at saka sugar dyan. At re-repacking ko na lang din yung sugar, guys. Kasi kaninang umaga, dito sa tindahan namin is maraming naghanap ng 1/4 na sugar. Kaso nga lang is naubos na pala yung tigwa 1/4 ko na sugar, no? Yung natira na lang sugar dito sa aking tindahan is yung taglilimang piso. Kaya ayun, nagpabili ako kahit kalahating sako. Sabi ko nga sa kanya, magtanong ka kung pwede kalahating sako. Buti na lang talaga, guys, pag uwi niya dito sa bahay is nakabili siya ng kalahating sako na sugar. Kaya pagkatapos ko dito mag-arrange ng mga soft drinks is magre-repack na rin ako ng sugar, no? Magre-repack ako ng sugar na 1/4 at saka kalahating kilo at saka taglilimang piso. Kasi yan lang naman yung mabenta dito sa aking tindahan. Tapos hindi ko na siya dinamihan, guys, magawa ng ice water, no? Kasi hindi naman yan masyadong mabenta talaga dito. Yung mga trabahante lang naman niya naghahanap kanina. Kunti lang talaga kasi mas lalong-lalo na talaga pag yung maulan. Hindi yan masyadong naghahanap dito sa amin. Ngayon lang talaga kasi super init. At mauubos lang din yan ng mga anak ko pag inom-inom ng ice water at saka ang mahal din kaya ng tubig dito sa amin kasi nga binibili pa nga yung tubig dito. Kaya minsan tinatamad na rin ako maggawa ng ice water, no? Ayan na yung ating ice water. Tapos hindi nga pala nakabili si Pansot ng Cobra kasi marami din kanina naghanap ng Cobra. Maya-maya na lang hapon kami bibili. So guys, dito na ako sa kusina, no? Naghanap na ako ang aking mauulam. Tapos ayan na yung aking pinaluto kay Ambit Baduya na tahong. Masarap yan mamaya at kasasaing lang pala niya. Ayan, nagsaing pa lang siya ngayon habang nagpiprito siya ng
lumpia, baduya ba na tahong. So, ay magre-repack lang muna tayo, no? Ayan na yung aking re-repack. 1/4 na asukar. Ganyan na yung aking repacking ngayon kasi tinatamad ako mag-sell. Nakita ko lang yan kay tindera ng summer. Ginaya ko lang siya kasi nga sabi ko, parang mabilis talaga siya mag-repack pag ganyan. Tinatani mo na lang. Hindi mo na, hindi ka na mag-ano guys, hindi ka na mag- si sell, no? Napakadali lang ng buhay. Ay, tatali mo lang siya at saka marami talagang magagawa pag ganyan. Ang style ng pag-re-repack ng tagwa 1/4 at saka tag kalahating kilo na sugar, no? Yung benta ko pala dyan ng tagwa 1/4 is 25 pesos. Kasi nga, yung kalahating sako ng sugar is 1,550. Tapos binilang ko kanina, 300 pesos mahigit lang yung ating tubo, no? Ng kalahating kilo na sugar. So, yung tigli 5 piso naman is hindi ko pa siya nabilang kung mga ilan yun. Basta meron pa kasi ako natira dyan sa sako. Parang inano ko na lang siya talaga. Hinalo ko na lang yan dyan tapos nirepack ko na lang talaga ng tigli 5 piso. Kasi napaka mabenta din yan sa akin dito. Yung sugar na tigli 5 piso. Yung asin 5 piso. Yung mantika 5 piso. Yan. Nagre-repack talaga ako ng mga ganyan kasi lagi yan hinahanap dito sa aking tindahan, no? At yan talagang mabenta at malaki din yung tubo natin guys sa mga patingi-tingi, no? Kasi dyan naman talaga tayo nagsimula sa mga patingi-tingi. At sinipag tayo, hindi naman sabihin natin na hindi talaga kumikita yung ating tindahan, no? Makikita naman talaga pag kumikita yung ating tindahan kasi nga, hindi mo lang baga naiisip ba na kumikita yung ating tindahan pero nakikita naman talaga sa kung ano yung nabibili natin, kung ano yung, kung umasenso na ba yung ating tindahan, nakapagpagawa na tayo, ganyan. Parang iniisip lang ng iba na wala tang kita yung ating tindahan. Yan yung parang iniisip nila na wala kita yung tindahan pero guys, at to lang malaking kita yung sa mga patingi-tingi na mga ganyan. O bakit tayo nakakabili ng ref? Nakapagawa tayo ng ating tindahan. Dati yung tindahan namin is ano lang yan, char. So nga guys, no, balik tayo dito sa ating ano, sa ating pagre-repacking, no. Nagre-repack din ako guys ng tag 5 piso ng mga paminta at saka yung tawas, chlorine at saka yung mga dahon-dahon. Ayan, bumibili ako doon sa Katbalugan ng tag-iisang kilo. Tapos malaki yung tubo doon. Pag ganun yung gagawin mo. Hindi kasi malaking tubo guys yung bumibili ka sa naglalako dito na nakarepack na. Mas maganda kasi yung ikaw na yung magrepack. Bumili ka sa Katbalugan or saan man sa inyo, sa Divisoria, ganyan. Bumili kayo ng tag-iisang kilo ng mga pamintang, buo, durog, or kung ano-ano pang mga panakot, no? Tapos ikaw mag-repack, malaki tubo nun. Tapos, ayan, nag-iisang na yung asawa ko, guys, kasi nga, naubos na yung ice namin. Talaga, kanina, ang daming naghanap ng ice. Tapos, nag-defrost na kami ng aming freezer, no? Dadagdag pa sana ako nga, magbili ng freezer nga, kasi sa mga ganitong buwan na napakainit or summer, napaka mabenta yung ating ice. At saka malaki yung tubo sa ice. Kaya hindi ka talaga dapat tamarin pag magawa ng ice, mag-repack ng mga patingi-tingi. Kasi dyan tayo nakakakuha ng tubo, no? Tsaka pambili na rin ng ulam. Makalibre na rin ang pambili ng ulam kahit nga is yung pangbayad ng kuryente, makatipid na rin dahil lang sa ice or sa mga soft drinks. Ganyan ako, pero hindi ko naman yan siya guys, iniba-iba yung mga benta kasi parang sa palagi ko talaga, is same lang talaga siya. So ang dami ko ng daldal, no? Hanggang dito na lang yung video, babu!